Viral po ngayon ang post ng isang rider na ibinibida ang kanyang life hack para makaipon umano ng perang pangkain. Hindi raw kasi siya nagsusukli kung 30 pesos pababa. Paalala naman po ng Department of Trade and Industry, saklaw din ang mga delivery rider ng batas na nagbabawal sa hindi pagbibigay ng tamang sukli. Yan ang balitang hatid ni Von Aquino. Add to cart, magpapatid sundo, kay laking ginhawa talaga ng mga cashless transaction sa ride-hailing at delivery apps. Pero may mga nagka-cash pa rin sa bayaran. E paano kung buo ang pambayad at hirap manukli? Kamakailan nag-viral at nabash ang life hack umano na pinost ng isang rider. Kung 30 pesos pababa ang sukli ng customer, sabihin na lang daw na wala silang bariyang panukli kahit meron. Teknik daw yan para makaipon sila ng pangkain. Pero bawal yan sa ilalim ng Republic Act 10909 o No Shortchanging Act of 2016. Dapat eksakto yung sukli mo. No? So bawal din na magbigay ka ng ibang uri ng sukli. So halimbawa, candy. Trabaho ng negosyo na magsukli ng tama at sakto. At sabi ng DTI, saklaw ng batas ang mga ride-hailing at delivery app kahit wala pa sila noong isa batas ito. Pwede siyang isang type ng informal business at ang informal business ay kasama or sakop ng no shortchanging. Nakausap namin ang uploader ng viral post at kanyang lilinaw. Joke lang yung post na yun, katuwaan lang. Hindi raw siya magsusorry sa mga nagalit na netizen. Hindi rin daw siya naniniwalang gawain ng mga rider ang di magsukli ng tama. Kasi alam kong kahit barya yun, pera nila yun eh. Hindi porkat nagpost ako ng ganun, sa akin yun na ibubuntun yung mga galit ko doon sa mga rider na yun. Ito naman ang diskarte ng mga delivery at motorcycle taxi rider na nakausap namin para makapagsukli ng tama. Naghanap muna ako ng sa tindahan. Pwede ka naman magpabariya kahit na 100 o 50 pesos. Prepared mo na kahit natin 5 piso o 5 piso. May option naman po para yung kakulangan ko, through e-wallet ko na lang idadagdag dun sa sukli. Sa ikatlong paglabag sa No Shortchanging Act, pwedeng masuspende ng 3 buwan ang negosyo. At sa ika-4, mas malaki ang multa at makakansela pa ang license to operate. Abiso ng DTI, isumbong sa kanila ang mga lalabag. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nais makontrol ng Department of Health ang patuloy na dumadami mga nabubuntis sa murang edad. Kabilang yan sa pinag-uusapan sa National Conference of Family Planning. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rafi, dinaraos nga ngayon dito sa Pasig City ang 2024 National Conference on Family Planning sa pangunguna ng Department of Health. Dinaluan ito ng aabot sa mahigit na 600 family planning advocates para pag-usapan dito ang mga paraan para masolusyonan ang mga suliranin patungkol sa family planning. Para kay DOH Secretary Ted Herbosa, ang pinakanakikita niyang problema ay ang tumataas umanong bilang ng childhood pregnancy sa bansa. Sa data ng DOH, nasa 59 per 100,000 ang bilang ng mga 15-year-old na nabubuntis sa bansa. Ito raw ang number one na dahilan ng maternal mortality kasi ang mga ito raw ay kadalasan hindi nakakapagpa-prenatal check-up. Sila ang high risk sa tinatawag na eclampsia at pre-eclampsia, pati na hemorrhage at childbirth. May kakabit din daw itong problema sa HIV pagkat may mga kaso daw ng HIV na itatala sa mga bata as young as 15 years old. Kung makokontrol daw ang child pregnancy, makokontrol din daw ang maternal mortality. Ilan daw sa mga nakikitang faktor ni Herbosa sa pagtaas ng child pregnancy ay una, yung exposure ng mga bata sa internet. Yung internet daw ay may big influence sa sexual behavior ng ating mga teens. Pangalawa, yung tinatawag na peer pressure. At pangatlo, yung socio-economic classes. Sa lower economic class daw ang gusto kasi kadalasan ay makapag-asawa ng maaga para makatakas sa poverty ng kanilang family. Sa ngayon, nakipag-unayan na raw sila sa DepEd para sa mga hakbang para mahinto ang pagtaas ng bilang ng child pregnancy sa pamamagitan ng pagpapaiting ng family planning education. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida. Inaprubahan sa Kamara ang panukalang nagbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na makapagtrabaho. Sa ilalim ng panukalang batas, mandato ng DOLE at TESDA na magsagawa ng training para sa mga senior. May insentibo rin na bawas buwis para sa mga pribadong kumpanya na mag-hire ng senior citizens. Ang sabi kaya dito ng mga kapuso?
malaking bagay yun talaga. Kasi unang-una, pagdating sa Pilipinas, mga senior, etsapuera. Hindi na rin kaya, kahit pag senior na, hindi na rin kaya magtrabaho niyan. Pero kung merong available na trabaho sa matatanda, pwede. Yung kaya. Ito naman ang sabi ng netizens. Sang-ayon dyan si Edgardo Corpus na isa ring senior citizen. Ayon sa kanya, dapat lang kung kaya pang magtrabaho at para hindi na sila umasa sa mga kamag-anak. Agree din si Criselda Makalintal. Kung kaya naman daw makapagtrabaho pa, eh nakapanghihinayang raw kasi ng nakapanghihina ng katawan kapag nasa bahay lang. Ayon naman kay Jeronimo Lastimoza, isa batas na lang ang universal pension para pantay sa lahat at huwag nang pagtrabahuhin ang mga senior. Ibigay na lamang daw ang trabaho sa mga kakagraduate lang, mas kakayanin daw nila. Ang sabi naman ni Aileen Auruge, hindi na kailangan magtrabaho ng mga senior, dapat daw ini-enjoy na lang nila ang buhay nila nang walang stress. Mga kapuso, makisali na sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Nag-touchdown na sa Los Angeles, California sa Amerika sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Sa airport pa lang, excited na silang sinalubong ng maraming fans. Game namang naki-hello at naki-picture sina Alden at Kat. Nakatakdang dumalo ang dalawa sa Asian World Film Festival doon. Closing film sa festival ang Hello Love Again, na patuloy ang success sa big screen. Noong Sabado, November 16, 131 million pesos ang kinita ng pelikula na bagong box office record para sa single day gross sa Pilipinas. Ito ang GMA Regional TV News. Posibleng maudlot ang pangarap na kasal sa Disyembre ng isang babae sa Negros Occidental matapos madiskubring kasal na siya sa records ng gobyerno. Kwento ng babae, pinaproseso niya sa kakilala ang pagkuha ng Certificate of No Marriage o CENOMAR na isa sa mga requirements sa pagpapakasal. Hindi raw kasi siya makabiyahe dahil maselan ang kanyang pagbubuntis. Laking gulat niya na imbes na CENOMAR ay Certificate of Marriage ang natanggap niya. Tugma ang buong pangalan, pati ang ibang personal niyang detalye. Ayon sa dokumento, ikinasal siya sa isang Indian national noong November 16, 2023 sa Valenzuela. Sabi ng Chief Statistical Specialist ng PSA Negros Occidental, posibleng may gumamit sa pangalan ng babae o talagang naikasal na siya noon. Nakatakdang pumunta sa tanggapan ng PSA sa Bacolod City ang babae para marisolba ang problema. Kagpaano ko nakasal sa tawo nga hindi ko kilala kag wala ko kakadto sa Manila. Tani buligan yung gid ko maasta sano. Hindi na gid ko kapakasal kung hindi ko ya masulbar ning problema. Ngayong holiday season, garantisadong in-demand na naman ang mga kakanin. Sa Kalasyaw, Pangasinan, abala ng araw sa paghahalo ng malagkit at latik ang pamilya Aquino. Para yan sa kanilang bibingkang latik business na naman na pa sa Lola at Tiyahin. Kabilang sila sa nasa 20 pamilya ng bibingka makers sa Barangay San Vicente. Bukod sa special bibingka at tikoy, mabenta rin daw ang pichi-pichi, kulambo, dessert, kasaba at sapin-sapin ng pamilya Aquino. Para mas makilala pa ang pinagmamalaking produkto ng lugar, plano raw ng LGU na maglunsad ng Bibingka Festival next year. Tawa naman tayo, hatid na isang teacher sa Toledo, Cebu. Bentang-bentang banat niya sa mga kapagurong nakatanggap na ng 13-month pay. Eh hanggang saan daw ba kasi aabot ang extra sahod? Eto na nga, siguradong X daw ang bad hair day, biro ni Teacher Glenn. Baka marami raw kasi ang tila dumiretso sa parlor matapos makuha ang bonus noong isang linggo. Ang video filter paandar ni Teacher Glenn ay viral with 4.7 million views. Trending!